Ang tawag ko dito ay diwata, sikin, inasal. Re-review ko kami, susunog yung pagkaiyaw ngayon, walang lasa. Sa mga bashers ng diwata, pabor sa inyo to. Ayan, wala daw lasa. Mismong sikin inasal niya ay nag-anis review po mismo si diwata. Sunog at may sinabi pa dyan siyang walang lasa. Nako, tuwang-tuwa na kayo dito. Baka banata na naman at laitin na naman ito ni Boy Singhot. Okay, mas maganda panoorin natin yung anis review ni diwata tungkol dyan sa sikin inasal niya. Ito yung video. Proceed naman tayo sa manok, yung sikin inasal ni diwata. Ang tawag ko dito ay diwata, sikin inasal. Re-review ko kami, sunog yung pagkaihaw ngayon, pero tignan natin kung lasang sunog din. Unang kagat. Yon. Manamis na mes. Medyo may alat ng konti. Sakto lang yung lasa. Ang sarap. Walang lasa. Tanin, walang lasa. Di naman pala. Ito naman si Duwata. Walang lasa yung kanin. Ayan po yung anis review ni Duwata sa sarili niyang sikin inasal. Walang lasa. At nakikita naman natin, sinasabi naman talaga niya yung totoo. Yung sa sikin inasal pa lang, sinabi niya yung totoo. Na sunog. Oo, sunog. Di ba? Eh medyo may pag hindi naman minsan, hindi naman talaga perfect yung pagkaluto, may iba pang mga kilalang kainan na minsan ang yung chicken ay hindi pa masyadong luto. Minsan ay sunog. Yung mga ganyang pangyayari ay normal lang 'yan. Sino pa ba ang may lakas ng loob na mag-anis review diyan kay Diwata? Mukhang tumahimik na yung pa-anis review, anis review nila. Dati usong-uso 'yan. Yung kakabukas pa lang o dati usong-uso yan kasi yan talaga inaabangan ng karamihan yung honest review sa Diwata Paris Overload. Meron pa nga naalala ko dalawang vlogger. Sila po yung kauna-unahang nag-viral talaga na honest review ni Diwata na hindi daw masarap, walang lasa at kung ano-ano pang masinabi. Nung nag-viral sila, kung maalala nyo, ay nag-sorry. Oo, nag-sorry sila kay Diwata. Dalawang vlogger. Humingi ng pasensya, nag-sorry kay Diwata kasi ang totoo daw talaga ay masarap para lang mapansin. Diba yun po yung unang mga nag-viral sa honest review. Tapos sumunod, ayun, may mga naninira na kung ano-ano nang mas sinasabi. Nag-viral pero panandalian lang. Kasi pwede talaga silang sugurin ng mga supporters ni Diwata para mag-comment doon kung ano yung katotohanan. Pagkatapos nun, wala na. Lumipas na. Kaya sabi ni Diwata, lilipas din yun. Pero ano mang nangyari ngayon? Di ba grabe yung pinagdaanan nung nagsimulang nag-viral si Diwata. Kaliwat kanan yung pambabatikos, pati yung panggigipit sa kanya dyan sa Pasay. Pero ngayon, tuloy-tuloy, pansin nyo, tuloy-tuloy na umangat. Merong mga nagsasabing lulubog lang din, may nanlalait, lahat. Siguro sa lahat ng mga sikat ngayon, eto lang si Diwata ang may pinakamalalang mga basher. Di ba? Pinakamalalang nanlalait, pinakamalala na kung ano yung paninira. Pero ang mas malala, ito si Boy Singhot, malala na. Oh, malala na yan. Eh, gustong tapatan si Diwata, pero wala, hindi nagtagumpay. Sabi niya noon, ay lulubog din si Diwata, pangit si Diwata, mukhang ganito si Diwata, adik si Diwata. Lahat ng pwedeng ibato niya, binato niya kay Diwata. Pero ang resulta, si Diwata pa rin ang nagwagi at hindi niya kayang tapatan yan. Sa kayamanan pa lang ni Diwata, totoo. Pero kay Boy Singhot, may mga nagsabi at maraming mga nagsabi, dati pang tauan niya, dati pang mga nakasuportang OFW na nabiktima daw niya, ay sinasabing, peke yan, si Francis Leo Marcos. Talaga namang peke yan, Norman Mangusin ang pangalan niyan. Pero yun nga lang, ang nakakalungkot, may nauuto pa rin. Pili talaga nilang sabihing Marcos yan. Nako, Norman Mangusin yan. Ayon sa NBI po yan, sa record po ng NBI. Yun ang pagkakaalam ko. Siyempre, mas maniniwala ako doon sa resulta ng investigasyon ng NBI kaysa pagmumuka ng gwapong Boy Singhot na yan. Sana.